Hi guys, meron tayong regalo dito mula. Yes, guys, nagkaroon na tayo ng DJI Osmo Mobile 3. Napakagaling, napaka-exciting, tuwang-tuwa ako at napakaganda pa sa lubong sa 2022. Masayang-masaya tayo. Ito, isang napakagandang regalo sa Pasko ng 2021. Great! Aking ipipicture ang ibang mga katangian dito. Halimbawa, yung face detection. Tingnan natin. Yan, galo ka. Ayan. So, kung inyong napapansin, habang sinasabi ko sa inyo, ay sinusundan tayo ng ating Mobile 3 na CJI. CJI, alam naman natin ang tatak nito na pinaka-popular sa mga drone na ginagamit sa iba-ibang ayan. Inyong nakita ang face detection at sumusunod. Kaya lumundag tayo. Kapag lumundag ka pala yung face, hindi na niya madidetect. Kaya suddenly, ayun ang nangyari. Ngayon guys, ipipicture natin ang mga function ng ilang mga button at nang magkaroon ng kahit konting idea. At ang mga susunod, syempre, sariling kaalaman na lang. Hanggang ibig sabihin, yung pagsasanay, masanay ka rin kapag gagamitin mo ito. Ito ang kanyang mga function. Ito guys, ito ay kanyang zoom. Tingnan natin. Yun. Dahil lang camera na ang ating mobile guys ay times 4 lang, medyo slow siya. Kaya hindi masyadong kita ang effect. Ang susunod guys, gaya nung intro natin kanina, nakita nyo yung joystick niya or tilt control. Ayan. Pagmasdan nyo guys. Yun. Yan ang kanyang tilt, sideways at saka horizontal, ganon. What you see, what you can get guys. Ayan ang joystick or button. So ito yung pinaka M or mode. Titingnan natin ang effect nito. Ito ang pag-switch ng from portrait to landscape, i-press ng 2 times I think. Tingnan natin. Yun, nag-landscape siya. Ayun, nag-portrait siya. So, press lang ng 2 times, guys. Ayun ang magiging effect. So, doon pa rin guys, yung M, yung mode, ito, switching naman ng video to photo. Eto, tingnan natin ang effect. Ayun, nagpoto siya. Balik sa video. Ayun, guys. So, that's it. Next guys, punta naman natin yung M uli. Pero ang kanyang magiging function, standby mode. Eto. Press 3 times. Ayan, at magiging standby mode siya. At pagkatapos, gusto nating ibalik ay i-press dito sa likod, sa trigger ng dalawang beses. Ayan, yun. At babalik uli sa ating, yung under na siya uli. Sa ating chat. Okay, next guys. Dito na tayo sa trigger na kung saan kapag pinress ay mag-start recording or mag-take ng photos. Doon sa taas, pangalawang taas. Ito yung M kanina. Ito yung pangalawang button. Ayan. Okay, start. Ayan, gusto nating magpoto. Pindutin. Ayan. Okay, start. Ayan, gusto nating magpoto. Pindutin. Ayan. Ilang beses ba? Dalawa ba?
Ayan. Nasa video mode siya. Ayan. Tapos ililipat sa photo mode. So kapag napunta na sa photo, ay pindutin lang ng once at makakapture niya yung photos. Ayun, ang moment, guys. Ayun. At kapag video, switch lang sa video at pagkatapos ay pindutin muli ng isa at start recording. Ayan, guys. So, more or less, na-cover na natin yung mga main features at iba pang ano. So, eto pa, guys. Exciting talaga. Ang kanyang button sa likod. Eto, ang kanyang main function. Eto. Ang kanyang pinakakalabitan ba. So, one press ang face detection. So, yung tinuro natin kanina na trigger, guys, yun ang pinaka-trigger. So, press 1, yun nga ang face detection. Yung intro natin kanina na sinusundan tayo kung saan tayo pupunta. Ganon, ayan, gagaya niya. Ayan ang face detection. Yung trigger na malaki, yun ang press 1. So, press 2 naman, ayan, yung position niya, hindi siya okay. Kung gusto natin i-recenter muli, ay i-press natin ng 2 times yung trigger. 2 times, ayan. At magre-recenter siya. At pagkatapos, yung switching sa camera, so press 3 times yung trigger, guys, ay ang front and back switching ng camera. Ayan, tingnan natin. Ito guys, ang sample ng walang gamit ng gimbal Osmo Mobile 3. Magalaw, di ba? Awit! Ito guys, tumatakbo tayo gamit ang gimbal. Wala siyang kagalaw-galaw. Yung ginamit natin kanina, magalaw siya masyado. Ayun guys, yung iba pang hindi natin na-cover na function ng ano ay makikita natin kapag nagkaroon na lang tayo ng ganitong DJI Osmo Mobile 3. Kabago-bago niya, kaya hindi natin agad-agad makabisado lahat. Thank you.